nagkaroon po ng chance na mag-pitch sa Viva. Ang naging process po nun, inisip ko yung favorite film ko sa Viva, which is Sinasamba Kita. Yung po talaga yung gusto kong film na gawin nun. Tapos inisip ko kung paano po siya gagawing modern sa panahon ngayon, during the pandemic. So ano ba yung mga sinasamba ng mga tao? Ano ba yung nagsubago sa mundo ng mga... Ano yung mga ganong process ng mga writer. Tapos, ito yung lumabas. Gusto kong gumawa ng isang melodrama talaga na may flavor pa din. Actually, pag napanood nyo yung indie film ko, may mga, which is share pa din naman sila ng same elements ng mga meta. Kumakalas, yung mga sumasayaw ng mga tao, tapos medyo surreal. Surreal yung approach. Tapos gusto ko din mag-nod sa TV kasi 15 years po akong teleserye writer. So, and gumagawa ako ng mga out of the box na indie films. So gusto kong paghaluin yun tonally dito. Yung melodrama, yung tunog ng melodrama, yung tunog ng 90s na Sinasamba Kita na ginawa siyang bago. Basically yun yung naging proseso ko. Tapos, nag-develop, nag-transform. Kasama ko si Derek Irene Villamor sa pag-develop nito. Mas wild pa yung initial drafts ng script nito. Mas mixed genre pa siya. Mas violent pa. Kaso, since Vivamax, tapos gusto namin gumawa ng relationship film. Yun yung napag-usapan namin. Mag-focus lang kami doon sa relasyon. Tapos yun, nilaro na lang namin yung mga elements niya. Actually, Derek explained me my character here was a diehard fan. I didn't know na nung napanood ko na yung buong movie na hindi siya, diehard fan siya, pero tama, na stalker. And I think na I'm thankful na nagawa ko naman yung pinortray ni Nila. I got this the day before we shot. What do you mean? You were not the original choice for the role? Yes, I was not supposed to do this project. Oh. And then I read the script. I read the script for 2 hours. Tapos I got the phone call from Direct Jules, and I had to say yes. Kasi sobrang ganda ng script. And yes. Yeah. So thank you for that. Tayo di magkasama nung first na teleserye. Yes, first sinamali mong puso. Yes, but GMA, I worked with Direct Jules, so familiar territory, sobrang ganda ng script, I didn't want to fuck it up. So thank you, it means a lot. Nakakataba ng puso, thank you. So, nung hindi gagaling si hindi naman COVID yung sakit niya, pero he was really sick with the flu. Negative naman, so iniisip pa namin kung aantayin ba namin siyang dumaling or imumove namin yung shoot. Eh, kaso hindi na yung time. Kukulangin na. So pinilit ko na baka si Kiko pwede. Sana pwede si Kiko. Tapos kinausap siya. And that's why I was so nervous. This is like, usually I have like 3 reads, 5 reads with the script. This was just 1 read with the script. So it was, kaya a while ago sinasabi ko, I'm really nervous. Kasi usually I have like, 6, 5, 10 reads. This is just 1 read. Plus Direct's supervision. So. Well, talaga it's meant for you. You're lucky that you got it because may pagka-weird yung role but you nailed it. Congratulations to everyone in Thank you so much. I felt like a king. they're very kind, they're very generous with their time and their when we're doing scenes, they're patient, especially Direct. Kasi ang hirap ng transitions lalo na yung remember the one I had to dance? It was so off. So I really had to zone in. But thank God everyone on set helped me. Kasi ako lang yung parang odd man out kasi ako lang yung bago eh. So I really tried and yeah, I hope you guys liked it. Basically, it's like a Gary Estrada role. It's kind of like that. Angeli, professional gentleman, and he knows when to connect. Of course, that's an actor's workshop. But ginagabayan kanya per scene. Nung pagkapasok sa set, talagang one big family. Thank you. Wala po. Very intuitive po yung proseso ko. Yun nga lang yung prompts ko.
gusto kong gumawa ng modern sinasang bakita. And ang layo naman ng kwento niya sa sinasang bakita. Pero doon po ako nagsimula, tapos ito yung lumabas. During din siya ng pandemic at maraming anxiety sa mundo, sa sarili, sa kung paano maging lalaki at kung paano maging babae sa mga feminist. I mean, yung interaction na yun. And when it came to the cast, I was very fortunate na si Boss Vic insisted na kailangan daw for this project ay si Angeli at si AJ and example. So, na-flatter naman po ako. Thank you. With this film, and sobrang ano kasi ito eh, mabilisang contact lang. But when I got on set, sabi lang ni Direk, just do your job or do what you wanna do. Kasi normally, parang typecasted na nga ako sa ganitong role, di ba? So, wala, it was easy working with these people. Kasi si Angeli Khang, nakasama ko sa Huwag Mong Agawin ng Akin. First time ko to work with Bob here. First time ba natin? Yes. Pero matagal na tayo yung panahon sa mga event-event. Yes. Pero kay Direk talaga, as in, first time kong makita yung ganitong project na ginawa niya. Sobrang blown away din ako while watching kanina. Ayun, sa akin naman po, actually sobrang warm po ng welcome sa akin sa set. One day din po ako eh. So, sa Pampanga po, inulan pa kami and all, sa totoo lang. Fake na yun. Oo, grabe yun. Kudos po sa audio kasi talagang umuulan po, pero hindi po napansin na umulan, di ba? Pero malakas talaga yung ulan nun. So, si Direk, sabi ko nga po kanina nun sa interview, di po niya pinapabayaan yung mga artista niya. Tsaka, naramdaman po namin yung care niya dun sa outcome ng bawat eksena. Kasi siya po, pumunta po talaga siya sa set, talaga ina-explain niya yung blocking, yung sakalan dun sa may gate, talagang inayos pa namin yung blocking dun. Ayun, yun po, sobrang naramdaman namin na bawat role ay precious talaga. Kahit yun, one day lang kami nila, MJ, ganyan. Yes. Pero masaya, laging sobrang masaya yung pasok namin sa bawat eksena. On and off set. So, yun po. Thank you. Paano ba? Very intuitive nga po kung pag nagsusulat. So, hinahayaan ko lang dalhin ako nung pakiramdam tsaka ng mga paniniwala sa pagsusulat. So, at naglalaro naman po talaga ako at tinatay ko maging totoo. So, pagka sa totoong buhay naman, hindi mo malaman ang mga dahilan ng mga bagay-bagay. Sa totoong buhay, hindi mo malaman kung sino yung mga kakampi mo o hindi. Pero, nagpapatuloy pa din. Hindi mo alam kung mag-end up tayo na magpapatayan o magmamahalan. Pero, nagpapatuloy pa din. So, para makagawa ko yun, kailangan ko ng mga characters na ma-represent yung pagpapatuloy na yun. So, medyo baliw, medyo totoo, medyo may timpla para mabigay yung point na kahit mukhang, ano siya, mukhang representation lang talaga, hindi mo siya maramdaman na realistic siya. Mukha siyang inaarte, mukha siyang tumodo na sa dulo, naging theater na siya. Kailangan nakatungtong pa din siya dun sa nare-represent niya. Sinasalamin yung kung ano yung totoo. So, yun yung nasa isip ko. Prompt ko yun habang nagsusulat ako. Yung sagutin yung tanong. Kasi hindi siya din yung design eh. Ginagawa mo na lang siya eh. Tapos, magtitiwala ka na lang. Magtitiwala ka sa mga kasama mo. Magtitiwala ka dun sa mga producers mo. Magtitiwala ka doon sa mga kakolaborate mo. Kaya magtitiwala ka doon sa mga partners mo na in the end, magmamahalan din kayo. I feel the switches of my emotions kasi sa scenes, so, kumbaga, simula, first scene, dapat masaya ako, then next na scene, dapat galit ako, then next naman, dapat sad ako. But, isinapuso ang mga scene at nung nabasa ko naman siya, just feel what you're feeling, and if you're mad at the scene, then feel all the madness of the world, and ilabas mo lang sa scene na yun. And nagka-dugtong-dugtong. Amti said a while ago, I just read the script, we point down key beats, and then Direk was like, we'll do this, we'll do that. So basically, it was just an experience for me. Because I really wanted the script. When I read it, actually, just tiraga mo si Jex. Kasi we're close, so I was like,
kaya mo bang gawin, gusto mo bang gawin, hintay kita, mag-know na lang ako pag hindi mo kaya, or pag gusto mong gawin. And he told me he was too sick to do it, and he told me to go. So I felt like a good blessing. Another man's trash is another man's treasure. So let's treasure this one. Yeah, I didn't feel anything. I think it's too childish if I feel like, oh, but it's nothing like that. It's he couldn't do it, and I was able to do it. And if he was able to do it, then I'll be here supporting him. Yeah. All love. Kiko, isa na lang, Kiko. In real life, good question. Patayin niyo na lang ako. Kunin niyo na ako ngayon. Pero, yeah, it's a wonderful script. And gusto ko yung sa dulo yung tinanggap nila. Sobrang beautiful nung nag-merge sila na wala nang ego. Tanggalin natin yung ego. Kasi it's about yung decline ng masculinity. Parang ganun yung film. It's the decline of masculinity and the rise of feminism. So, imagine this guy na wala na talaga, wala siyang bayag, di ba? Parang tinanggalin mo na siya ng bayag, pero tinanggap niya, minahal niya. So I guess that's the ultimate sacrifice, and that's called love. So yeah. Love it! Alex and Connor stars for the vids. Congratulations everyone, team Aspexer. Yung question ko is for Angeli. So Angeli, parang isa to sa mga role din na parang nagulat kami na kaya mo rin pala magkontrabida, lalo na nang nasa harap ng camera ng cellphone. Pero how was it doing this scene, this character na being a kontrabida? Do you enjoy it? As I've said kanina, parang hindi ko alam na kontrabida pala ako dito sa buka na to. It was... And that scene siguro, di ba? Kasi sa ending, meron pa yung love na hindi niya tinake for granted na nabuhay niya yung isang tao. So I think it wasn't really that. She was just so super coped up with her emotions na lahat na natatanggap niya na nababali niya times two. How was your scene with AJ dun sa scene yung dalawa? Mas nahirapan ka ba na ka-eksena na kayo ni AJ dun sa love scene or with Kiko? Actually, hindi. Kasi first movie ko, kasama ko na agad si AJ. And nung nagsama ulit kami dito sa Us in Red, it was easier than Taya, since dun pa lang kami nagka-bonding. And hindi siya mahirap dahil between scenes, kumakain pa kami, nag-food trip kami, tapos kwentuhan, tapos after nun, okay, sino pala ito na tatlo na tayo, game na. So, boy bawas, mag-ahal. Pero it was good, nakakatawa. Yeah. Yung second question ko for Kiko. Kiko, parang parang sabi mo nga, instantly you accepted the role, di ba? Pero how was it, especially how do you prepare for that scene? Parang, I don't know if it's your first time to do yung ganitong klaseng film na parang threesome, di ba, with AJ. And how do you describe these two girls doing that scene? They're wonderful. And how did I prepare? Direct Jules. He set up the mood. And syempre, it was a collaboration between me, Agnes, and AJ. So, yeah. I mean, focus. Kasi alam naman namin yung kailangan namin gawin at that point. And we also had to hit the time. Because of course, we respect yung oras, the shoot, of course. Yeah, but it was difficult, but satisfying when it's done and when you watch it. So grabe, it was a blessing to have this one. In one word, how do you describe these two girls with Angeli and AJ? What's a good word? With that scene. With the yung bule? Yeah. Ano yung sayaw or yung... No, the three... Okay. Enigmatic. Enigmatic, I like that one. Lalim na. But kasi nakita mo, diba, sobrang nakakadala, actually. Diba? So, yeah. Okay. Thank you. Congratulations, Team Us. Thank you. Thanks, sir. Thank you. That was Alex and Con of SARS for the vids. For our next batch, please.